Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan itong Jetour Ice Cream Sundae Strawberry Flavor. Uy, color pala. Tara na! I love this car! Tapos na ang video. Bye! Pero hindi naman dun ganun kadali. So, iba-iba kasi yung mga tao, di ba? Iba-iba rin yung mga hinahanap. Pero, kung kaparehas ko kayo ng hinahanap sa sasakyan, eh, pasok na pasok sa inyo to. Garantisado, bilhin nyo na to. Ay pure electric motor. May maximum power ito na 20 kilowatts at may maximum torque naman na 85 newton meters. Ang battery nito ay 13.9 kilowatt hour lithium ion. Visit our website rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. So, ikwento ko lang sa inyo, no, sa dinami-dami ng mga sasakyan na dumating dito sa bahay, no, iba-ibang klase, iba-ibang brands, iba-ibang makina, pero alam mo yun, kahit yung electric vehicle, eh, may mga na-try naman na tayo dati, pero iba yung excitement ko talaga dito sa Jetour Ice Cream, eh. Napaka-cute kasi, as in, pag nakita mo, no, malalove at first sight ka talaga. Sa unahan, ang itsura niya. So, yung headlights kasi niya, meron siyang DRLs na smiley. As in, yung U, tas may dalawang dot sa ibabaw, di ba? Parang sa ilaw pa lang, nakangiti na sa'yo. At hindi rin basta-basta ang headlights, ha? Naka-projector pa yan. Kwadrado naman talaga yung itsura niya kasi minaximize yung space. So, hindi niya pwedeng gawing masyadong makurba kasi nga maliit na yung sasakyan, pag kinurba pa eh hindi na tayo kakasya sa loob. Ang liit-liit din talaga ng itsura niya, no? Parang laruan, parang pet, ganun. Pero kumbaga pag nakikita mo, parang masasayahan ka na kaagad. Yung mga side mirrors nga, pag tinignan mo sa unahan, para na siyang tenga ng pet, diba? Ang grills naman, syempre walang butas, no? Kasi electric nga to. Tapos, yung Jetour na logo na nakikita nyo sa gitna, pag binuksan nyo, nandyan ilalagay yung charger. Sa sides naman, pag tinitigan mo siya, syempre boxy rin yung design. Tapos yung hood niya, no, kakatiting. Tapos lahat space na talaga para sa passengers. Mas makikita mo rin yung two-tone sa gilid kasi nga black yung ibabaw tapos body color yung baba. In this case, strawberry nga tayo. Strawberry color, hindi strawberry flavor, ha? Napaka-cute din ang design ng hubcaps, pati yung kulay, no, kasi nga pink yung katawan, may pink din, tapos white na parts yung iba. Ang size ng gulong, 145/70R12. Mas nakikita naman ako sa likod kaysa sa unahan sa totoo lang kasi same sila dun sa unahan na meron ding U dun sa taillights, no, na may smiley na U. Kaso sa likod kasi parang nai-imagine ko medyo mukhang pug, eh, no, parang yung bumper niya, parang yun yung labi, tapos yung mata niya yung taillights. So, ang cute talaga. Ang antena naman nito full type kaya nagmukha siyang remote control car. Meron din tong reverse camera at merong parking sensor sa likod. O, di ba nakakagulat, ang liit-liit pero meron. At hindi lang dyan nagtatapos, ha. Meron pa tong rear fog lights, o, di ba? Ang bukasan naman ng tailgate nasa remote or nandito sa loob. So, pag binuksan mo siya, makikita mo, no, ang laki-laki ng space para sa laptop bag na walang laman. Anyway, wala eh. Talagang maliit yung sasakyan, so maliit talaga yung space niya. Kung yung backpack mo nga loaded ng gamit, hindi talaga siya kakasya. So talagang manipis lang. Pero mailalagay mo na doon, kunwari, yung charger na itong sasakyan. Pwede kang maglagay doon ng extension, pwede kang maglagay ng konting tool. So may malalagyan ka pa rin naman. Pero in case lang na kailangan mo talaga ng space, yung second row seats naman ito, no, folding naman yan, 50-50. So kung mag-grocery ka or mamimili ka sa mall, so itupi mo lang siya. Tapos ang laki na ng space mo. Ang second row space naman, so nagkasya ako in fairness, ha. Naka-normal driving position ako dito sa unahan. Tapos pag upo ko sa likod, may one finger na space pa ako sa tuhod. So pwedeng-pwede na. So kung malayuan, syempre hindi ka magiging komportable. Pero kung sa totoo lang naman kasi, city car naman to at ang distance lang nito, maximum na claimed nila ay 170 kilometers. So, sa ganong biyahe, kayang-kaya na yan. Ang headroom naman, apat na daliri dun sa likod. Pero dito sa unahan, grabe, no? Lampas limang daliri yung headroom, normal driving position ako, lampas one fist yung space ko sa tuhod. Ang laman naman dun sa second row seat, so meron siyang dalawang compartment na open na pwede mong lagyan ng cellphone, magkabila, merong seat back pockets,
merong dalawang seat belts. May ISOFIX tethers din dito naman sa unahan. So kung gaano ka cute sa labas, ganun din ka cute dito sa loob. Pero lahat ng materials talaga dito mga plastic, pero magandang tingnan. Bakit? Kasi may mga texture, no, from dun sa ibabaw, iba yung texture, yung mga gray na parts, iba rin yung texture. Tapos yung mga pink na accents, so iba rin yung texture niya. Pati yung manibela, iba rin yung texture. Kahit pa plastic lahat dito, hindi kasi boring yung interior. Tapos simple lang yung layout. So sa ibabaw ng dashboard, meron siyang lalagyan ng phone. So pwede mong ilagay dyan habang nag-waze ka, ganyan, or YouTube music, ganyan, or Spotify. Habang nakaganon ka, pwede mo ilagay dyan kasi meron tong Bluetooth. Kagaya ng mga regular cars, meron din tong apat na aircon vents sa unahan. Tapos yung mga control sa aircon, knobs lang siya, so madaling intindihin. Kung ano lang yung thermostat, tapos fan speed, tapos yung mga modes, yun lang, madali lang. Sa ilalim nun, merong isang USB port, tapos meron ditong nakalagay E at saka S. So ano yun? Eco mode tsaka sports mode. Tapos meron siyang hazard button sa tabi, tapos sa pinaka right naman ng mga pindutan, nandun yung lock and unlock ng pintuan. So sa pintuan, no, yung may pink na design dito, hindi yan lock and unlock. Andito lang talaga sa gitna. Sa ilalim naman, meron siyang compartment na open, dalawa. So wala siyang glove compartment. So ito ng dalawang open compartment yung pwede mong lagyan. At saka meron siyang sabitan dito, di ba? Ready na to pampalengke. Ang manibela naman, no, so may mga controls dito. Sa left side, nandito yung controls ng radio, yung pang change ng mode, tsaka pang lipat ng channel or next na sound. Sa right side naman, merong phone function ng infotainment system, at nandito rin yung volume. O, diba, ang gandang tingnan, flat bottom, may mga white na inserts, tapos yung busina nasa gitna, cute lang, diba, pati manibela, cute. Ang naiiba naman dito sa mga ibang sasakyan, no, so yung instrument cluster kasi niya, nandito na rin yung infotainment system mo. Bale, makikita mo lang na nasa side nandun kung ano yung mode mo, kung nasa radio ka, nasa Bluetooth ka. Tapos yung nasa gitna mo, nandyan yung speedometer. Nasa left side naman, nandyan yung watts na ginagamit mo. Sa bandang baba, imbis na fuel gauge, syempre electric gauge yung nakalagay dito, no? Nakalagay dyan kung ilan yung percentage ng battery. Tapos nakalagay din dyan kung ano yung estimated distance na kaya pa niyang takbuhin. So yun, meron din dito yung odometer. Nakalagay din dito yung gear mo. So ngayon, nasa neutral tayo, tapos nakapark lang tayo dito sa garahe. Isa pang kakaiba sa mga regular na sasakyan, no? Wala tong center console. So may shift, hindi naman walang center console, no, pero nandito lang sa tabi ng upuan. So sa bandang ilalim, meron siyang cup holder, nandito yung switches ng aircon, tapos yung shifter natin, no, rotary lang siya, neutral, reverse, and drive lang. So wala siyang park. Pagka magpa-park ka, ilagay mo lang siya sa neutral, tapos i-handbrake mo. Ang handbrake naman niya, manual. Putol kasi yung dito sa unahan, so ibig sabihin yan, pwede kong lumipat dito sa kabila. O, diba, nandito na ako sa kabila. Pwede kong lumipat dito sa kabila. O, diba? Tapos yung ibang mga ano kasi, sasakyan, di ba, parang ipit yung ano kasi, hita ko. So dito kasi, pwede kong bumuka ka, tapos pwedeng umabot hanggang dito sa kabila. O, di ba, relax. Imagine ninyo mga ka-tandem, no, hindi ko pa minamaneho yung sasakyan, pero nag-i-enjoy na ako, nandito lang ako sa loob. Pero paano ko yung imaneho to, no, kamusta kaya? Ayos bang gamitin ako? E di, subukan natin! So una ko napansin dito, no, pagka below 20 kilometers per hour yung andar mo, meron siyang yung beep sound na mahina lang naman. Karang toot, toot. Sana naririnig sa camera, pero mahinang mahina lang. So, medyo rinig yun sa labas. So, ang kinaganda nun, no, dahil nga electric vehicle siya, walang tunog. So, hindi ka maririnig ng mga tao pagparating ka, kaya baka makasagasa ka. Buti na lang merong ganun pagka low speeds, up to 20 kilometers per hour. Pero paglampas mo, kagaya ngayon, wala na. So, kakaiba rin yung tunog nito, no? Kasi 'di ba sa regular cars ang tunog yung gas engine. Dito parang ano, parang ano, kung naririnig niyo yung mga ibang e-bike na maliliit, no? Parang ganun yung tunog naman niya. So, tahimik lang siya, hindi siya lumalakas ng malakas kahit bilisan mo yung takbo mo. Same pa rin. So, kamusta yung takbo? Yun yung pinaka-importante kasi dito, 'di ba? So, ang takbo niya, naka-eco mode ako, ah. Yung regular takbo ng ibang sasakyan, ganun din yung takbo niya. So, actually, matulin pa nga ito sa ibang sasakyan, eh. May hatak siya. Kung kailanganin mong mag-overtake, kaya rin niyang mag-overtake. Feeling ko baka mas mabilis pa nga ito sa jimny na amin. Pero syempre, ano, no? Mas maganda siguro next time, no? Kung mahihiram ulit natin to, i-head-to-head natin. Kung ano mas matulin ng, ano, ito ba o yung jimny.
Ewan ko lang ha, pero kasi may hatak din eh. Ayan o, nakakasunod siya sa traffic. Tapos yung tapak ko, easy lang, hindi ko naman dinidiinan. Kung gusto ko mag-overtake, padyakan ko lang, makaka-overtake naman ako. Yung steering naman, so light lang siya, napakagaan. Sobrang easy nitong dalin sa city. Yung suspension naman, so ito, medyo meron siyang talbog, no? Pero kumbaga, maliit na sasakyan kasi ito, ganun talaga. Pero kumbaga, hindi mo naman ito talaga gagamitin ng long distance kasi 170 kilometers lang naman yung range niya. So okay na rin yung suspension niya para sa akin. Kung ako ah, bibilay ko nito. Ang biyahe ko nito siguro Cavite, Manila kasi okay na eh, sakto na yung range niya eh. Galing dito kasi sa amin hanggang BGC, mga sabi mo na mga 45 kilometers. Eh doon naman ako palagi pumupunta. So kayang-kaya na nito yun, balikan. So yan, may jeep. So i-gas ko, ay the accelerator ko. So yan, o diba nakaka-overtake na ako, naiwan na siya. Actually, kung iraratrat mo ng iraratrat, no, maiiwan din yung mga ibang sasakyan. Kasi tinesting ko rin. So yung braking niya, parang regular car din, katamtaman lang. So yung unang tapak mo, meron ng diin, meron ng tigil. Pagka mas dininan mo, lumalakas din. Okay, next naman, no, yung aircon. Kasi syempre, diba, dahil nga, syempre, wala tong makina, no, electric na, pati aircon ito, malamig pa. So ngayon, no, napakalamig ng aircon. Actually, nakasagad yung thermostat ko, pero yung aircon fan speed ko naka 1 lang. So malamig na malamig yung aircon. Ang ramdam ko lang talaga, no, yung ito, yan, yung sinag ng araw. Kasi syempre, wala kasing tinto. Kaya talagang, ano, ramdam mo yung tagos yung sun rays sa balat mo. Kaya kung ako sa inyo, no, kung wala rin kayong tint or luma na yung tint nyo, magpalit na kayo ng Ceramax Nano Ceramic Films. I-check nyo na lang yung details nandito sa baba. Yung radyo nito, okay nang pang background music, no? Hindi siya pang party-party. Makakapag sound trip ka na, tamang sound trip lang, okay na, pasado na sa akin. Pag parang gasoline car din na pag pinapaandar mo siya ng yung tamang andar lang, so mas matipid din siya sa kuryente. Pero pagka kunwaring hataw ka ng hataw, no, medyo mas lumalakas din siya sa kuryente. So ibig sabihin nun, parang regular car lang din. So yun yung eco mode, no. Ngayon itry naman natin yung sport mode. Okay, yan. So yun, ramundam mo na kaagad, lakas ng bata. Actually, itong pacing ng sport mode, no, ayan, nakikita nyo sa akin sa gilid, naiwan sila. So yung pacing nitong sport mode, hindi na to andar ng regular na sasakyan sa totoo lang. Andar na to ng medyo matuli na sasakyan. May tuli na talaga, no? Medyo nag-e-enjoy ka na talaga dito. Nakakagulat. Pagkaliit-liit pero pagkatulin-tulin. O, diba? Ayun, kaya mag-overtake. O, ito, overtake na naman tayo. O, diba? Pag sport mode, mag-e-enjoy ka. Pero yun nga, yung range mo, sigurado ako, ano, bababa yung range mo. Kung kunwari lang na malayo yung pupuntahan mo, no? Meron pa pala tong isang secret mode. Kasi usually nakikita ko, Eco Sport. Meron pa pala tong Eco Plus. Ang gagawin mo lang, pindutin mo lang yung ES dito sa dashboard ng matagal. Yan, tapos mapupunta siya sa Eco Plus mode, nakalagay dito, no? Switch to Extreme Energy Saving Mode. Ang pinagkaiba, no? Ang napansin ko dito, naging ano na siya, one pedal driving. So, kumbaga, sa mga ibang na-review namin na sasakyan, mga hybrid, pag pinres mo yung accelerator, aandar siya, pero pag binitawan mo yung accelerator, namemreno na rin siya. So, depende na kung gaano ka taas mo inangat yung paa mo sa accelerator, ganun din kalakas yung preno. Pero ang kinaganda kasi dito, no, yung regenerative braking mo mas mataas kasi nakikita ko, no, negative 6, negative 7 kilowatt hour yung nakalagay dito sa screen. Pero kasi pagka kunwari naka eco mode ka, ano lang yun eh, parang ano, negative 1, negative 2, ganun. Pero ito nga nagiging 6, 7, ibig sabihin, no, walang nawe-waste na energy kasi nga kinukuha ulit nung regenerative braking. So ang galing, diba? Tapos yung acceleration niya, testing muna natin. Ang nagbago lang yung initial response niya. So parang ano, no, nawalan siya ng saya. Kumbaga sa from stop, dun lang siya parang nabawasan talaga ng power yung from stop. Pero pag umaandar ka na, actually parang malapit din naman doon sa eco yung andar niya. Oo, ganun din. Parang regular car din yung takbuhan. Eh, nakakasunod naman ako doon sa sasakyan sa unahan.
maanda tayo ngayon, 37, 39. Yun nga lang pag mag-overtake ka, no? Parang ano, medyo kulang na sa power tong ano, Eco Plus. Siguro kung ako, no, gagamitin ko lang to pagka naaalangan na ako sa baterya ko kung aabot o hindi. Pero nasa Eco lang ako siguro palagi. Sa takbuhan naman ng expressway, actually tinry ko nga kahapon, no. Ang takbo ko bali, yung komportabling takbo nito sa expressway, mga 80, 85 ganyan. Yun yung maganda yung andar niya na ayos-ayos na ayos. Pagka umangat pa kasi siya, no, dun mo na mararamdaman yung hangin. Kasi nga hindi ito ganun ka aerodynamic, kaya talagang medyo ano, mararamdaman mo yung hangin. Parang jeepney, ganun din. Yung jeepney kasi namin, pagka kunwari ginamit ko sa expressway, pagka around 80-85 din, ganun din, mararamdaman mo yung hangin, pero hindi ka naman liliparin ng ibang sasakyan. Kasi diba, yung mga iba kasi nagtatanong sa akin, baka naman liparin yan pagka dinaanan ka ng truck. Hindi, hindi naman, no. Andito pa, buhay pa naman ako, no, may mga truck naman na dumaan sa gilid ko. Ayun, pero yun niya, pagka kunwari lumampas ka ng 85, ano na siya, yung mararamdaman mo na yung hangin. Pero yung makina, walang hirap, ha. Kasi kumbaga, pagka piniga mo pa, kayang-kaya niya, no? Ang sabi nga ng G-Tour, ang maximum speed daw nito, 100 kilometers per hour. Mali sila. Kasi ginamit ko to, ang maximum speed na inabot ko, 105 kilometers per hour. So, ang sabi rin nila, no? 170 kilometers yung range. Actually, palagay ko, kaya namang abutin yun, no? I-Eco Plus mo, tapos yung mahinahon ka lang mag-drive. Pero ako kasi syempre, no, hindi ko to ginamit, hindi ko siya binaby. Kumbaga, ang ginawa ko kasi kahapon, no, ako lang yung mag-isang nakasakay. Meron akong mga gamit, yung mga camera equipment. Tapos yung driving ko, kung paano kung i-drive lang yung mga ibang sasakyan namin. Yung regular driving lang, ganun lang. Tapos ang ginawa ko, yung aircon ko kasi, nakasagad, naka-maximum. Kahit giniginawa ko, minaximum ko, para lang ba masubukan natin. So, ang nangyari kasi pagka ganun, no, hindi mo makukuha yung 170, lalo na pagka na-traffic ka, ganyan. Kahapon pala, ang range na nakuha ko sa regular driving ko, no, na nag-overtake ako, yung talagang ano, yung hindi ako nagtitipid. May rat-rat pa ako kasi tinesting ko nga 100 kilometers per hour. So, naka 60 kilometers ako sa 50% battery. So, kumbaga kung magrarat-rat ka talaga, gagamitin mo ng as regular car, feeling ko ang range nito, mga 120. Pero kung titipirin mo talaga, siguro, baka patay yung aircon mo, yung driving mo, yung mabagal, siguro abot din siya ng 170, or hindi, dapat patay yung aircon. Kasi yun niya, tinesting ko kanina yung aircon, no? So, may mga nagtatanong kasi, paano kung na-traffic, maubos din ba yung battery? So, yun na nga, tinesting ko yung aircon. So, ang ginawa ko, inon ko lang siya, tapos nakapark lang sa paradaan. So, in 40 minutes, yung range na nawala sa akin, 5 kilometers. So, ibig sabihin nun, no, kung 3 hours kang nasa traffic, mga 10 kilometers yung range na mawawala sa sa range mo, sa range indicator mo dun sa instrument cluster. So, kumbaga, mababa lang yun. Kasi kumbaga, 10 kilometers sa 3 hours, yun lang yung madadagdag. Kaya ba niyan mag-long distance? So, dito kasi sa tanong na to, no, IQ lang ang sagot dyan. 170 nga yung maximum range, eh. Paano ka maglo-long distance? Edi yung long distance mo, yun lang yung maximum. Eh kung rat-rat ka pa ng rat-rat at kapareho kung bakit ang magmaneho, edi syempre mababa pa yun. So ang warranty ng battery nito 8 years. Pero sa mga nabasa ko, no, lampas 10 years talaga yung tinatagal ng mga battery nito. Mga 12 years, ganun. Tapos, magkano daw? So, ang range yata niya nasa 200K. Pero ito, ah, lilinawin ko muna. 1 peso per kilometer yung magagastos mo pag ginamit mo dito. Sa regular na kotse na 1.5 liter, ang tansya ko mga nasa 6 pesos 50 cents, mga ganon. Kung 100,000 kilometers, no, sa 10 years, kung 10,000 kilometers a year ka, so ibig sabihin nun, no, compared sa gas, sa gasoline versus electric. So 100,000 lang yung magagastos mo dito sa electric. Pero doon sa gasoline engine, ang magagastos mo 100,000 times 6 mo na lang. So 600,000 pesos yung nagastos mo doon. So meron kang sukle na 500,000 pesos na tumataginting. Kung 500,000 pesos yung tumataginting na sobra mo, bawasan mo ng 200,000 na battery, nakatipid ka pa rin ng 300,000. Hindi ko pa sinama dyan yung mga maintenance na kailangan mong gawin sa gasoline engine na wala dito, kagaya ng change oil, automatic transmission fluid, radiator. Wala nang mga ganung-ganung to kasi nga
ano lang to eh, electric lang to. So ang magkakapareho lang dyan, syempre gulong. O edi negate na natin yun kasi pareho naman gagastos kayo ng gulong. Brake pads, ine-negate ko na rin kahit pa meron tong ano, meron tong regenerative braking na namemreno rin para sa'yo para makakuha ka pa ng additional energy na pangtakbo mo. So ileles ko pa yon ha. Kumbaga hindi mo magagasgas masyado yung brake pads nito kasi nga may regenerative braking tayo. Pero sige, ine-negate na lang natin yon. So yung mga wiper, syempre naman no, may wiper din tayo. Car wash, parehas na yun. So, basta, ito, wag na pala yung pareho. Dapat pala yung mga pinakaiba lang. Masyado kasi yung nai-excite eh. Type ko kasi. Kumbaga kasi yung range kasi nito, saktong-sakto sa akin. Hindi naman ako maarte sa sasakyan. So, kung susumahin mo, no, ang katapat nito sa consumption, parang 150cc na motor lang. Pero syempre, yung presyo niya, magkaiba. 1 peso sa gasoline din siya. Ito, 1 peso sa electric. Pero dito kasi, pwede kang magsakay ng 4. Naka-aircon ka. Naka 4 wheels ka, mas safe. Sulit na sulit yung piso per kilometer mo dito compared sa motor. Actually, ang dami ko pang mga eksperimentong gustong gawin dito, no? Pero syempre, limited time lang sa atin tong Jetour Ice Cream. Kaya, bahala na. Sagutin ko muna yung mga tanong dito, no? Rush hour na consumption, yun nga sinabi ko sa inyo, no? 5 kilometers yung mababawas sa range pag hindi talaga umaandar. Yung isa, kaya, meron pa pala, kaya bang umakit ng Baguio? Approximately ang Baguio from Manila ay 250 kilometers. Ang range nito ay maximum of 170 kilometers. So, kaya ba itong mag-Baguio? Oo, kaya. Pero mag-charge ka in between kasi kulang yung battery range. Pero sa akyatan, matibay ito. Kasi sa rampa nga ng parking nung isang paang kong pinuntahan ko, angat na angat talaga. So, pag ibang kotse kasi, yung, ano, yung ire-rev mo talaga siya para umakyat. Pero ito, kaya, umakyat lang siya. Sa range anxiety, ang masasabi ko lang, no, i-plan mo lang yung drives mo. Kumbaga, kung rat-rat ka ng rat-rat, yung kagaya kong magmaneho ka, yung medyo matulin. So, ang estimate ko nga, 60 kilometers, 120 kilometers. So, mag-ano ka, kumbaga, 120 kilometers yung range. Pero huwag mo isaga doon. Kumbaga, yung pupuntahan mo, di hanggang 100, o, diba? Para kahit i-rat-rat mo, maligaw ka, o mayroon kang gustong daanan, di magagawa mo pa rin. Tapos yung charging, yun nga pala, hindi ko nasabi kanina. Ang charging nga pala nito, 7 hours ko siyang charge from mga ano yun eh, 18% hanggang 100%. So 7 hours. So roughly ang ano nito, ang charging nito sa bahay namin kasi iba-iba pa lang lugar, iba-iba rin yung bigay ng kuryente, no. Pero sa amin 8 hours ma-charge mo to ng full charge from zero. Pero most probably hindi ka naman kasi ma-zero kasi kung na-zero ka, hindi ka na nakauwi. Tapos per hour ang nadadagdag sa range niya, no, mga approximately mga 20 kilometers per hour. Kasi napansin ko, no, nung charge ko, parang merong mga, ano, may mga times na mas maraming kilometers yung naa-add. Merong mga times na mas konti yung kilometers na naa-add sa, ano, sa range niya. Pero, kaya nga, basta, ano, maano mo siya ng mga 20 kilometers na lang to be safe. 20 kilometers per hour ang nadadagdag dun sa charger na kasama niya. Na isasaksak mo lang sa bahay. So yung ano no, yung charger no, kasi ginamit ko nga. So pag nag-charge ka pala, kahit iwanan mo na siya, hindi nakakatakot kasi pagka pala kumbaga natulog ka no, tapos na-charge na siya habang tulog ka, humihinto siya. So nawawalan siya ng konsumo ng kuryente. Kaya okay siya. Ang Jetour Ice Cream ay nagkakahalaga ng 699,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming maraming salamat po sa Jetour Auto Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and The Bad. So, ang una kong napansin dito sa bad, syempre, no, hindi ito para sa lahat ng tao kasi nga ang range nito 170 kilometers lang. Kumbaga, kung ang biyahe mo sa isang araw ay 200 kilometers, ay hindi ito para sa'yo. Kahit nga 170 kilometers, ay hindi ito para sa'yo. Kasi, kumbaga, magkakaroon ka talaga ng range anxiety. Kung ang sasakay dito, eh, malalaking katawan, eh, okay naman dito sa unahan, no? Pero pag sa likod kasi, syempre, medyo mas masikip. Sa akin, no, ang advisable na sasakay dito, mga tatlo, okay na. Isa sa likod, para maluwag siya, no? Tapos, dalawa dito sa unahan. At saka, at the same time, pag tatlong nakasakay kasi, at least meron kang lalagyan ng gamit, yung kalahati, pwede mong iibaba.
So sa suspension naman, no, medyo ano, medyo matalbog siya, pero kumbaga para sa range niya okay lang naman sa akin. Kung apat din kayo sasakay dito, no, syempre ano, yung mga gamit niyo walang truck, so kandong niyo na lang yung gamit niyo. Sa good naman, so unang-unang good para sa akin dito, no, yung looks, interior saka exterior, sobrang cute, sobrang nakaka-inlove talaga yung itsura niya. Sobrang tipid nito, 1 peso per kilometer. Para ka lang talagang nakamotor pero gamit mo kotse at naka-aircon ka. So ganun kaganda. Dahil sa size nitong napakaliit, no, kung kunwari yung mga pang errands mo lang, napakaganda nito kasi napakadaling i-park. Kumbaga pupunta ka sa bangko, di ba yung mga ibang bangko naman ang paradahan nasa kalsada. O pupunta ka sa eskwelahan ng anak mo, syempre pag susundo ka, di ba ang mga parking doon agawan, tas ang liliit. Eh ito maisisingit mo kasi nga ang liit-liit niya. Nag-enjoy din ako sa power nito kasi nga ano eh, no, kahit maliit yung motor niya, hindi naman siya sports car, pero may hatak pa rin, nakakatuwa. Lalo na pag sport mode. Imbis na pupunta ka ng gas station, no, pag uwi mo, isaksak mo na lang. O diba, madali lang, tapos iwanan mo na. Kumbaga yung downtime mo na pupunta ka pa sa gasolinahan, o diba, hihinto ka pa doon, so wala na yung ganong downtime kasi dito dire-diretso. Basta pag uwi mo, saksak mo. Pag alis ka na, tanggalin mo sa saksak, o diba? Kung naghahanap ka talaga ng pang-araw-araw nga na sasakyan na gusto mong makatipid, na ang konsumo lang talaga niya, no, pang motor, pero naka-aircon ka, na cute, na sobrang daling i-park, sobrang convenient sa city, sobrang highly recommended ko to. As in, gusto ko to. Kaya, aminin ko na sa inyo, ah. Gusto ko tong ice cream. Hindi ito yung best car, hindi ito yung pinakamagandang kotse, hindi ito yung pinakamatulin, pero kasi ano, ito yung pinakamatipid. So far sa alam ko, ah, sa lahat ng sasakyan, feeling ko ito yung pinakamatipid. Ewan ko lang, ah, pero parang oo, ito yung pinakamatipid sa alam ko. Ayun, sana nag-enjoy kayo mga katandem sa video na to. Kung mayroon pa kayong mga additional na katanungan, ha, i-comment nyo lang sa baba kasi gusto kong hiramin ulit tong Jetour ice cream kasi nga natuwa talaga ako sobra. As in, sobrang nakakatuwa. O yun, comment nyo lang. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.